Walang imposible sa Diyos. Thus, the reassurance of Gabriel to Mary. Yan din po sanang sabihin nyo sa sarili ninyo, especially kung kayo ay nahaharap sa matitinding problema at mga challenges. Tell yourself in the bottom, from the bottom of your heart, nothing will be impossible with God. Ibig sabihin nito, God will always be on top of the situation. Ibig sabihin nito, walang makahadlang sa Diyos sa kanya mga plano. And for sure, ang plano ng Diyos para sa buhay mo ay sa iyong ikakabuti. So be calm, stay strong, stay courageous, because God is on top of the situation. Nothing will be impossible for Him. He is great. Nothing can limit Him. And He can do great things in your life. Every day, He makes miracle in your life. Kaya nga po, gusto ko sana sabihin sa inyo, what are the three daily miracles na natatanggap natin sa Panginoong Diyos na parang akala natin, parang wala, but it's happening. Una, one of the miracle po na nangyari sa buhay natin araw-araw, yung buhay niyo mismo, yung inyong hininga, kumagising pa kayo araw-araw, that's a miracle. That despite of everything, hardship and sinfulness, a new day is still a new day. Ang bagong araw ay bagong araw. A day of hope, a day to rise again. And to all undergoing tough times in their life, huwag niyo pong kalimutan ito ah, hanggang buhay may pag-asa. Hanggang buhay may pag-asa. Hanggang humihinga, there's a chance to fight, to love and to be loved again. Huwag niyo kalimutan 'yan. Hanggang buhay may pag-asa. So walang dahilan na malumbay at to become hopeless. Hanggang buhay ka, naglalakad ka, gumigising ka, may pag-asa. Kasi may Diyos na bumubuhay sa iyo araw-araw. Pangalawa po, the second miracle we always receive from God, yung the miracle of strength. Alam nyo ba yung strength is a miracle? Kasi naalala ko ng high school kami, ang daming problema ang dupating sa pamilya namin. In my own limited mind, going back 20 years ago, parang as if it's a very tall mountain nang hirap akyatin. O parang ako ay nasa gitna ng dagat na walang malapit na lupa. Parang imposible ang mangyari. But 20 years ago, hello, I'm here. Tatanong sa sarili ko, how did we able to manage it and survive as a family? It's because of the miracle of strength from God. So do not never underestimate the power and strength of God. Totoo nga, malakas ang problema, pero mas malakas ang grasya ng Diyos. And third po pala, the miracle we always be receiving every day, of course, Jesus. Kasi sa araw na ito, pinapala sa atin ang Diyos ay nagkatawang tao para po araw-araw maging ilaw at gabay natin sa buhay. So never forget, the greatest miracle of all time, God becoming man. Sabi ng mga ancient fathers, anong purpose ni Jesus for coming into the world? The divine God became man so that humanity will become divine. So hindi na kayo pure human. You should act according to your nature, holy, hopeful, faithful, and beloved by God. Tulad po sabi ni, kaya maganda po talaga yung kwento ngayon sa gospel. Alam nyo ba, even Mary was bothered. Sabi sa gospel, she was greatly troubled. So tulad natin, Mary too ay nakaranas ng pagka-troubled. But how Gabriel managed to console her? Sabi sa kanya, do not be afraid. So I would like also to relay this message to all of you. Do not be afraid. Do not be afraid to go on in your journey just like Mary, because the Holy Spirit will come upon you. Be still and be calm. Always look forward. Sabi ni Mary, behold, I am the servant of the Lord. Ganun din po sana, ipaalala niyo sarili ninyo that you are not servant of worry, that you are not servant of your sins, that you are not servant of your anger. Kung yung galit niyo sa kapitbahay niyo, sa asawa niyo, sa kapatid niyo, inabot na ng 2 weeks, that's not anymore good. You are being now servant of your anger, of hate, servant of anxiety,
dapat pwede siguro half day lang, pero dapat after 12 hours naka-recover na kayo, dapat ipaalala ninyo na mas malakas ang grasya ng Diyos sa buhay ninyo. Anyway, be still and be calm, na kahit po yung mga problema natin sometimes are irreversible, may mga problema na irreversible. Ano yun? Yung pagkasakit na hindi na magagaling, pagkakasakit na pag... Anong masasabi dito? What if you found yourself sick? Something irreversible, still through it all, say like Mary, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be done to me according to your word." And just in case po the force of doubt and pain are so strong, please pause for a while. Maghanap po kayo ng upuan o pwede pumunta muna kayo sa gilid. Please pause for a while. Remember, the Holy Spirit can change things inside you. Sabi niya, "I have no husband. How can I be pregnant? How can this be?" Sabi ni Saint Gabriel, "Ang banal na Espiritu will come upon you." Only then Mary was empowered to say, "Be it done to me according to your word." So you can only be empowered when you receive the fire of the Holy Spirit. So be empowered always, every day. Be uplifted, be embraced by the love of God. At alam nyo, if I'm going to summarize the gospel in closing, itong gospel binasa, it's all about saying the Lord, "Lord, thy will be done." So whatever you are undergoing right now, at so sa tingin nyo, in your own estimation, the problem is not just too difficult to handle, still may this sentence be the song of your heart for today. "Lord, whatever happens, thy will be done, not mine."